Kamusta mga amigo? Pag-usapan natin ang dalawang paraan para makuha ng Los Angeles Lakers si Bradley Beal sa trade. Pero bago nga yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na amigo bilang suporta. Ang Washington Wizard guard na si Bradley Beal ay pwedeng mapasama sa trade market sa mga susunod na mga araw at ang Los Angeles Lakers ay isa sa sinasabing best destination para dito kay Bradley Beal sa mga nakalipas pa na season. Medyo matagal na nga ang rumors na itong mga amigo, pabalik-balik lang. Ang mga rumors ay alam naman natin na pwedeng magkatotoo in the near future gaya na lamang ng trade ni James Harden sa Nets. Ang Lakers ay kagagaling lamang sa kampiyonato kaya medyo hindi naman nila kailangan mag-trade para dito kay Bradley Beal. Pero ang makabuo ng bagong deadly big three ay hindi na masama na pwedeng pag-isipan ng Lakers organization. Lalong umugong ang pangalan ni Bradley Beal matapos magkaroon ng masamang panimula ang Washington Wizards ngayong 2020-21 NBA season kung saan sila lang naman ang last sa standing sa Eastern Conference. Narito ang dalawang senaryo para makuha ng Lakers si Bradley Beal via trade. Una, Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma, Talen Horton-Tucker at 2 future first round picks. Medyo malaking asset ito na pwedeng bitawan ng Lakers na medyo alanganing mangyari. Pero kung ito naman ang dahilan para makuha ang all-star and dynamic scorer na si Bradley Beal ay talagang susubukan mong gawin. Si KCP ay may affordable na 3-year contract pareho lamang ni Kyle Kuzma. Magkakaroon ang Wizard ng 2 manlalaro na magkukontribute agad sa kanilang team sa mga ilang taon at kung mas madidevelop pa si Kyle Kuzma ay pwedeng papirmahan nila ito para sa long-term deal. Ang 2 papakawalan ng Lakers ay hindi na masyadong kaligaan para sa part nila, lalo na kung mananatili sila sa taas ng NBA. Si Talen Horton-Tucker talaga ang pinaka-best price na makukuha ng Wizard. Siya nga ay 20 years old pa lamang at napatunayan na siya ay isang absolute steal sa draft at talaga naman maaasahan mo para gumawa ng score, kaya maglaro ng depensa at gawin ang mga ilang bagay na dapat gawin para manalo. Kapag nakareceive nga ang Wizard ng itong offer, ay napakahirap itong i-refuse. In return, makakabuo naman ng bagong kakatakutan na Big 3 kasama sina Anthony Davis, Bradley Beal at LeBron James na minimiti lalo na ng mga Lakers fans. Number 2 scenario, KCP, Kyle Kuzma, Dennis Schroeder, Quinn Cook at 3 first round draft picks. Ang deal na ito ay medyo pareho lamang ng nauna, dinaglag lang si Dennis Schroeder at Quinn Cook pero ito ay hindi na masamang offer para i-consider ng Wizard. Si KCP ay kayang tumira ng price in a high level. Si Kuzma ay bata pa at pwedeng maging main man ng Wizard. Si Schroeder naman ay magbibigay ng stability dahil sa kanyang veteran presence na pwedeng makatulong sa kanila mga batang manlalaro na sina Rui Hachimura at Danny Abdiha. Si Kuzma ay nag-i-improve ang rebounding at ang kanyang depensa sa mga nakalipas na laro. Si Dennis Schroeder naman ay gusto papirmahin ng Lakers pero pag hindi nga ito pumirmahan ng bagong kontrata, ay pwedeng may trade din agad ito at si Quinn Cook naman ay hindi na masyadong kailangan ng Lakers. Na-wave na nga nila ito ngayong off-season at pinabalik lang muli. Kapag nilagay na nga ng Wizards si Beal sa trading block, ito ang mga asset na pwedeng ibigay ng Lakers maliban dito kay Alex Caruso na talagang ayaw pakawalan ng Lakers dahil na rin sa kanyang napakagandang depensa. Hindi naman masyadong kailangan ng Lakers si Beal dahil maganda naman ang performance ng kanilang mga nakuhang players. Pero kung si Beal na ang pwedeng makuha, paniguradong gagawa ng paraan si Rob Pelinka para maging reality ang nasabing trade. Yan lamang mga amigo ang ating NBA updates. Kung may opinion ka ay isulat lamang ito sa comment section at aking babasahin yan. At kung nagustuhan mo naman ang ating video ay huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe, like and share. At i-hit mo na rin ang notification bell para wala kang ma-miss ng mga bagong videos na aking i-upload. Maraming salamat po. God bless.